Lamovia, yung sa Gravia, sa Gravia. Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa rin, pieste. Okay, dadanas ano kapag yung 24, alam ng mga taong bayan yan. Anong water gun, boy na boy po? Ano, ano, ano? No. Ayup. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, yung isa sa mga pinaka-kinaiinisan, and to be quite honest ha, objectively speaking, pinaka-nakakainis na mukha na re-reactan natin. Ngayon, Claro the Third Stories pa rin tayo, pero gusto ko na i-live reaction din to eh. Itong pag-uusapan natin ngayon, ayon niya sa mga picture na papakita namin, no, ay nagngangalan, ang tawag nila, Boy Dila. Lexter ata yung name niya, mamaya tignan natin ha. Pero bago natin puntahan, yan, kung paano siya i-bash ngayon, ang daming ginagawa sa kanya ngayon sa sobrang inis ng mga tao. Bago natin puntahan yan, aalamin muna natin kung paano siya dumating sa punto ngayon na siya yung pinaka-kinabwibwisitan ng mga tao online. Actually, miski ako nung ngayon ko lang napanood talaga, pero nung tinitignan ko, naiinis talaga ako. Yung mukha, yung ganun, nakakairite talaga siya. Bago po tayo magpatuloy, like, subscribe, notification bell kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Okay? Meron din akong Instagram tsaka TikTok. Follow po kayo doon. Doon ako nag-a-update at doon kayo pwede makipag-usap sa akin kung may mga content kayo na gustong i-request. Bago natin puntahan itong si Boy Dila, titignan muna natin kung ano yung nangyari ha. Meron kasing tinatawag na Wata Wata Festival. Na-curious ako kung ano ba yung Wata Wata Festival. Bata pa lang ako, no. Napakarami na ng mga pag nasa balita, pag Wata Wata Festival, yung mga nabubuisit ba or binibuisit, nababasa, nasisiraan ng gamit, hindi nakakapasok sa trabaho dahil napagtitripan kapag piyesta dyan. Ang sabi dito, no, Wata Wata Festival o yung Basaan Festival is the feast of Saint John the Baptist, patron saint of San Juan. Okay, yun. Every 24th of June. So, last week itong nangyari lahat. Pero hindi last week nangyari ang pagsikat nitong si Boy Dila. Tinignan ko na yan eh. Ngayon, ito yung naging problema. This year specifically ha, napakadami ng mga tao na naglalabasan, na nagre-reklamo dahil sobra na daw yung mga ginawa. Tingnan natin itong CCTV na to. Isa to ha. Ganun lang pala siya. Okay. Kumus lang, kaya akala ko pili yung buhok. Ayun. So, ayun. Po, tapos sinuntok po ako dyan. Ayan po. Ba? Yun. Ayan po. Diba? Yung mga I think yung mga riders yung pinaka na ano eh. Pinaka napagtripan. Isa sa mga pinaka napagtripan. So, ang daming riders na lalabas sa video natin ngayong araw. Hindi lang rider yung mga papunta sa trabaho. Ito yung isa sa mga nabasa ko. Sabi niya, galit na galit ako sa San Juan Festival. Hanggang ngayon, nasira daw yung laptop niya, cellphone niya. Ginamit niya yung salitang squatter. Personally, I would never use the word squatter ha. Basahin lang natin. Na pinagtripan yung jeep na sinasakyan ko at na maraming tao. Lagi yan, lagi ko nakikita sa balita yan, if I'm being honest. Pinigilan nila yung jeep namin. Gusto na silang banggain ng driver. Pero binuhusan bigla. Ang daming mga ganitong instances, no? Ngayon yung tanong ng mga tao is, sino pwedeng ireklamo dito? Dahil sa totoo lang, medyo, para sa akin, medyo krimen na sila eh. Nako-compare ko siya sa, alam mo yung parang purge, yearly purge, na lahat pwede mong gawin. Parang ganun yung nangyayari, nakakapagwala yung mga tao. Ngayon, hindi lang yan. Hindi na natin tatalakayin, no? Pero may nakita pa akong ganito. Rider na inis sa pambabasa sa Wata Wata Festival na naboy ng muriatic acid. Hindi ko alam kung ano nangyari dyan ha. Pero ganyan, ganyang kalala yung mga nangyayari. Meron pa dito, victims of Basaan 2024 urged to file case at San Juan Prosecutor's Office. Ang dami ko nakikita na may mga opisyal na nagre-reklamo pa. I think yung mayor din is nagsalita na rin about this. Pero, inuulit ko lang po, ina-explain ko lang yung dami ng nangyayari dahil yung mga pangyayari na yan ang magli-lead sa atin dito sa mukha na nakikita nyo. Hindi pwede kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa rin, pieste. Nilagay ko yung kwento ng Wata Wata.
Kasi sa lahat ng chaos na nangyayari dyan, yung naging mukha, no, yung naging poster boy ay itong si Boy Dila. Panoorin natin yung video. Ito yung nagpasikat sa kanya. Sa video na to makikita mo na parang inaasar niya pa yung rider na nasa... Hindi ko alam kung rider po ito or motorista lang talaga na regular motorista. Binabasa niya ng direkta sa banda dito or sa banda sa mukha tapos nakadila pa. Ngayon, no, syempre, galit yung mga tao. Galit yung mga... Sabihin na natin na nabuisit, no, sa mga taga San Juan dahil dito, siya yung napag-initan. Siya yung nakita na, okay, meron tayong isang mabubuisit ngayong araw. No, meron tayong isang pwedeng pag-initan sa lahat ng galit natin. At siya yan. Si Lexter ata yung pangalan. Hanapin ko yung pangalan niya, ha. Naging meme siya agad nito. Ginawa siyang emoticon. I think yung mga personal na buhay niya, pinagkakakalkal na rin eh. Nakikita ko na rin eh. And Lexter Castro pala, sabi niya, wala naman nasaktan. Ba't nag-iiyakan? Hindi ko alam kung totoong galing sa kanya to, no. Pero marami po talagang siraan ng gamit, assignment, kung ano-ano pa, no, napakasimpleng bagay sa mga bagay na may napakalaking halaga. May nakita akong video pa. Ito kagaya nito, ha? Tingnan nyo. Wala akong lamubya, yung sa grabya. Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya. Eh, binasa ko pa rin, pieste. Ngayon nang iinis pa siya. Iniinis niya yung mga nambabash sa kanya. Okay, dadanas ano kapag yung 24, alam ng mga taong bayan yan. Ayun pa yung ano eh, yun pa yung kinaiinis ng mga tao na parang okay yun eh, pieste, kasalanan nyo, dumaan kayo. Personally ha, I think lahat naman ng celebration ay may limitasyon, may hangganan. Pa-purge na yung ano yung datingan ng ginawa nila kanina, yung mga ginagawa nila. Personally sa akin, X talaga. And I do think na kailangan may managot sa pangyayaring todo. Dahil, pasensya na po sa term. Perwisyo. Perwisyo talaga siya. Hindi ko siya kinakampihan dito sa susunod na parte ng video natin. Pero may ganitong nangyari. Ayan. Wait, basahin na lang natin. Lester Castro. O mas kilala bilang Boy Dila, nag-viral matapos mambasa ng rider sa kasagsagan ng Wata Wata Festival na biktima ng fake booking. Ang dami nag-fake booking sa kanila. Kagaya ng mga Jollibee, hindi ko alam kung may Shopee ba dito. At hindi ko rin alam kung sino yung nagbigay ng detalye niya. Tinatry kong hanapin pero hindi ko po talaga mahanap. Para sa akin ha, may video to eh. Teka. Kayo na may merwisyo, in-order niyo yung Grab dito, pinakapangalan niyo sa akin. I-perwisyo nyo ako. Nagamit niyo yung pangalan ko, ha? In-order nyo rito. Bobo. Sabi ni Parak, ya. Sabi ni Parak, ano daw. Oh, ayun. Alam mo sa tingin ko kung bakit nagagalit sa kanya yung mga tao? Kasi yung, objectively speaking, yung mukha niya nakakairita talaga. Parang yung bully talaga. Parang yung tambay na araw-araw nag-iinom sa labas. Ganon, pasensya na medyo judgmental ako doon. Pero parang ganon yung mukha niya. Eto na yung X naman sa mga tao. Alam kong mali si Lester o Lexter. Pero yung ganito, tignan nyo ah. Boss, kanina yan, boss. Kanina yan. Okay, Lexter. Sel, makinig ka. Makinig ka. Rider dyan, itong Lester Castro na to, nice camp pala to. Ayun, boss. Lexter Castro din. Lexter Castro din, no? Lexter Castro! Siyami, bayan namin. Ilagay ito, boss. 136. Grabe kayo. Grabe siya. Yun yung in-order nyo. Grabe kayo. Hindi ko alam kung sino nagbayad niyang mga yan or sino nanagot diyan. Pero X naman din po, no. Alam ko nabubuisit tayo sa kanya, pero sa paggawa natin ng ganito, yung mga rider yung ano, yung mga rider ang gagastos niyan, yung mga rider ang mapuperwisyo diyan. Hinahanap ko kung ano nangyari. Sadly wala akong mahanap kung sino ba nagbayad niyang mga yan. Grabe yung mga nagahanap buhay. Grabe no, sobrang dami talaga. Awawa yung mag-aabon na yan. Ayun din, si kuya din. Ito, tignan nyo, makakating lang. Mga na-permission nyo, grabe kayo.
Oh, ayan, nabalik patuloy sa atin, 'di ba? Imbis na siya na 'yung kontrabida, hindi patuloy siya 'yung kontrabida ngayon. Grabe. Oo, mga naghahanap buhay, oh. Pinigdam mo. Grabe, oh. Kinayaran niya 'to, eh. Ito ngayon, ha. Alam ko nakita na naman ako. Pag may mga nagba-viral na ganito na mga kakairita, nakakainis, sumisikat yan eh. At hindi ako nagkamali kasi parang may page na. Hindi ko alam kung sa kanya po talaga to. Kayong magsabi sa akin. Sabi dito, pa-mention kay Kuya Rider na binasa ako, may pinamimigay akong helmet at kapote sa'yo. Hindi ko alam kung totoo yan o picture na o nilagay lang. Kasi usually talaga di ba may mga gumagawa ng fake pages pagdating sa ganito. Pero it's a take or opportunity niya to. Si Tito Mars nga, di ba, napunta pa sa GMA. Sumikat pa ng gano'n. Nabibigyan talaga sila ng platform. So hindi malabo na mangyari din sa kanya. Ito ngayon yung tanong ko sa inyong lahat. Medyo seryoso to. And it's not personal to the people of San Juan. Pero nakikita ko rin kasi talaga yung mali. Sa lahat ng nanonood sa atin ngayong araw, and I want you to be honest, sa tingin nyo ba, although hindi ito yung goal ha, I think ang mga piyesta talaga para sumaya, magkaroon ng sense of community. Pero itong specific na festival ngayon, masasabi at magagamit ba natin yung salita na perwisyo? Gusto ko na sabihin nyo sa akin, para sa 1,000 GCash giveaway natin, ilagay nyo yung comment nyo sa ilalim. Pakikinggan ko ha. Yun lamang po. Meron po tayong 1,000 GCash giveaway. Sagutin nyo yung question of the day natin. At pumunta rin po kayo sa aking Facebook page. Naglalive ako. Right after uploading this, maglalive na po ako dyan. Maglalaro ako ng horror. So yun lamang po. Si Claro the Third. At ito ang aking kwento. Grabe. Oo, mga naghahanap po kayo. Pinigdam mo. Grabe, oh. Kinayaran niya to eh. Oh, hindi sila maawa. Yung ginamit na address 104. Putang-putangin ang mga yun eh. May bakit po. Oo, pinayaran nila oh. Dignity. Magkano yan, boss? 2360. 2360, oh. 2360. 2360, po. Pinayaran nila yan. May bakit. Yan, Lester Castro. Dexter Castro yan. Ikaw palang unang bando yan. Karamihan. Hindi lang kwenta. Hindi lang kwenta. Ikaw palang unang bando. Ito pang pangwalo na kayo. Eh, Lola. Yung sumigat ng fiesta kasi. Okay na ito. 378 na yan. Kumating na naman daw na rider. Dexter Castro. Sura mo. Kaya yan, boss? Wala yan, boss. Kami yan. Aray ko. Ginagamit pangalan ng tropo. Jollibee nga, 2,000. Jollibee, 2,000. Uy, si Boy Dila! Boy Dila, oh! Agising lang.